Ito po, kumulo na siya. Hintayin na po natin siyang matuyo. Patutuyuin po natin yan hanggang sa lumambot yung karne. Yan, medyo kain ng konti. Yan. Palalambutin po natin itong baboy para paghalo niya sa santol, magkasing lambot lang sila. Hintayin po natin siyang umibas ang tubig. Ayan, ito na po yung sili. Dinudurog-durog na po natin para mamaya ilalagay na lang po natin dito sa mga sangkap na ito. Ano? Ang tagal pa po nitong matuyo. Medyo alisin ko na po itong takip para tuloy-tuloy na yung pagtuyo ng tubig. Itay-itay lang po. Ito po yung nagpapasarap sa sinantol. Yan po. Ang tawag po dyan ay dito sa Bicol ay balaw. Ito na po yan, pero kunti lang po itong hinalo ko dito. Ito ay merong akong secret recipe na nilagay. Pampasarap yan. Pampasiramba. Mga pare, ito po lang santol. Ano po? Hinugasan ko na po yan. Inalis ko lang yung sobrang asin niya. Kasi pag din nyo po yung hinugasan ng dalawang beses, maalat po ang magiging kalalabasan nito. Huhugasan mo siya, tapos lalasahan po ng konti kung lasang santol na siya, yung hindi siya maalat, di rin siya maasim gaano. Ito na po, medyo tuyo na siya, pero kailangan pa po natin yung sabaw niya kasi ito pong sabaw ko na pangunang sabaw, medyo kokonti. Kailangan ilagay ko na rin ito para medyo dumaming sabaw, ano. Hintayin na naman po natin kumulo, at pag kumulo na ito, saka ako na po ilalagay ang santol. Ano ba? Hintay-hintay na naman. Ayan o, medyo kumukulo na siya. Medyo haluhaluin nyo kasi kahit na pangunang gata ito, pag di nyo ito hinalo, ayan po, magkaganyan po siya. Yung korta ang tawag dito sa Bicol, magkukorta siya. Ayan, yung bubuo-buo siya. Kaya kahit po panguna pa lang ito, hinahalo ko na rin para pinong-pino talaga yung ano niya. Pagkamantika niya mamaya, wala siyang parang mga sapal-sapal. Lalagyan po natin siya ng tinapa. Medyo lalagyan natin ng tima. Kalahati lang po muna. Durug-durugin yung tinapa. Yan. Dami po yung tinapa. Ito po ay pang finish na to. Medyo para hindi mawala ang lasa niya. Yan. Halo po, halo-halo. Yung tinapang hinalo ko, mamaya po ay madudurog na yan. Kaya kailangan huwag mong ubusin lahat. Kasi mamaya, paglagay mo ng tinapa lahat, nilagay mo, wala ka nang makikitang tinapa mamaya pagluto mo ito. Isang dahilan din po ng pagpapasarap ng lutong santol ay yung mga ingredients po gaya ng tinapa, dapat po kilala mo ang pinagkukunan mo ng tinapa. Tsaka ng balaw. Kasi po yung iba po, hindi po talaga siya nilalaga. Ang ginagawa po doon sa tinapa, ibinabarnisan lang para magmukhang tinapa siya. Yung parang magmukha siyang pinausukan. Ito pong kinukunan ko ng tinapa, mayroon po tayong kakilala nito.
source talaga na malinis po yung tinapa nila. Kaya kailangan isa sa ano, pag maluto ka ng masarap na santol, eh kilala mo yung mga pagbibilhan mo ng tinapa. Ito na po. Kumukulo na ang ating unang gata. Kaya pwede na po natin siyang ilagay ang ating santol dito. Teka lang po, ah. Ito po, sibuyas, bawang at sili. Ilalagay na po natin to. Yan po. Ilagay ko na ang bawang, sibuyas at saka ang sili. Halo-halo. Sunod ko na po dito yung santol. Eh medyo mapa-ibas-ibasin pa ng konti yung sabaw. Yung tubig, yung gata. Pag kumulo na po yun, sunod ko na yung santol. Mga igan, lalagay na natin yung santol. Yan. Ito na po ang santol, medyo kung gaano po karami sa sabaw kanina, pag hinalo mo ang santol, magiging ganun na po siya karami. Yan, kakalat mo yung santol na yung mga buo-buo, medyo dudurugin mo siya. Naku, parang niluto ko to kahapon, ah. Mas marami ang tangkap kaysa sa santol. So, sigurado agawan na naman po kami nito. Eh, yung kahapon na niluto ko po, hindi na unabot ng hindi na unabot ng gabihan, tanghalian pa ang ubos na. Yan. Hintayin po natin siyang kumulo hanggang magmantika. Pag medyo tuyo na siya at magmamantika na, saka natin ilalagay ang pangalawang gata. Yan po yung mga naiwan pang ingredients. Mamaya po yung paghalo na ng ito. Ito po, ah, dinurog ko na yung hipon. At ihahalo ko na rito. Yan, medyo natutuyo-tuyo na siya. Pero unang gata pa lang to, nagmamantika na. Pero pangamantika ito po natin ito ulit. Lagay ko na po yung hipon. Kasama ang sangkaterbang sili. Ikaw walang kakapit, eh. Soot ng sili. Yun po mamaya, ito yung final touch. Yan na po siya. Dito na tayo magsisimulang maglagay ng mga ingredients. Ang gaya ng paminta, betsin, asin. Kasi medyo natutuyo na yung ano niya. Ito po ang asin. Konti-konti lang po ang paglagay ng asin kasi minsan po medyo maalat na yung santol, lalasahan yung una uli. Ito po ang bitsin. Konti lang naman po. Yan. Konti lang. Halo, halo.
Patutuyuin na po natin yan ng konti pang oras.